Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bulacan dahil sa ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan. May unang balita live. Si Nico ba? Nico? Susan, magandang umaga. Nabawasan naman sa magdamag ang pag-ulan ay maraming lugar pa rin dito sa Bulacan ang lubog sa baha. Kabilang dyan itong Barangay Panginay dito sa bayan ng Balagtas. Mag-alas 12 ng hating gabi nang bumuhos ang malakas na ulan sa bahaging ito ng NLEX na sakop ng Valenzuela City. Halos mag-zero visibility sa kalsada. Pagpasok namin ng MacArthur Highway sa Giginto, Bulacan, ganito naman ang eksena ng mga motorista. Nag-iisip kung tatawirin ba ang lampastuhod na baha. Malalaking sasakyan lang na gaya ng truck ang walang hirap na nakatatawid. May ilang motorsiklo at tricycle na lakasan ng loob sa paglusong sa baha. May iba na nagtulak na lang para iwas tirik. Ang isang ito, nanigurado, binalot ng plastic ang makina para hindi mabasa. Ang ilan naman, pinatos na ang serbisyo ng kolong-kolong para maitawid ang kanilang motorsiklo. 100 piso ang bayad para maitawid sa baha ang motorsiklo. Mas mahal magpagawa kaysa magbayad. Ang magbabarkadang ito na alas 2 pa raw ng hapon nagsimula magtawid ng mga motor at tao, malaki na ang kinita. Ngayon sir, nakamagano ka na? 5,000, pero pa to, pangalawa na to. Paghahati-hatihan daw nila mga kikitain nila. Sinadya namin ang Barangay Panginay, bayan ng Giginto at Balagtas ang may sakop dito. Pareho ring lubog sa baha. Sa bahagi ng Giginto, hanggang bukong-bukong pa rin ang baha. Sa parte ng Balagtas, mas malalim ang tubig. Naabutan namin ang ilang residente na kanya-kanyang bitbit ng lambat kahit pa hating gabi na. Marami raw kasing isdang nakawala dahil sa pagtaas ng tubig. Si Frederick, naka-isang kilo na ng pinaghalong tilapia at hito. Mas maganda kasi manghuli ngayon kasi walang ganong naglalakad, hindi sila bulabog. Hindi lang ito yung nahuli namin, meron pa mas malalaki hito. Siguro mga 2 dangkal, 3 dangkal. Sapat na raw ito para makaraos lalo't walang hanap buhay dahil sa bagyo. Sa ngayon, 3 pamilya na lang ang nasa evacuation center. Marami raw kasi sa mga residente ang hindi na nag-evacuate sa kabila ng mataas na baha. Sanay na raw ang iba. Ganito raw talaga rito sa kanila. Basta tuloy-tuloy ang ulan at sasabayan pa ng high tide sa mga ilog sa paligid ay talagang bumabaha. Susan, ayon sa mga opisyal ng barangay, ay 5 araw na nabaha dito sa kanilang lugar. At medyo bumaba ng araw itong baha na ito dahil nung unang 4 na araw, ganyang kataas. Nakikita nyo may guhit dyan sa gate na yan. Ayan, ganyang kataas yung baha noong unang 4 na araw. At ayon doon sa mga opisyal ng barangay, ay posibleng tumaas pa yan ngayong araw ulit dahil magkakaroon ng high tide bandang alas 7 hanggang 7:30 ng umaga. Ito na, papakita ko naman sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa kalsadang ito, dito sa Barangay Panginay. Doon sa bandang dulo ay nasa hanggang 20 pa raw yung mga baha dyan. Meron pang mga bahay dito na pinasok din ng baha at inaasahan na hihintayin pa nila na humupa itong baha na ito para makapaglinis pa sila. Kaya yung ibang mga residente, ang gusto ay sana humupa na para yung kanilang bahay ay mabawasan na yung mga putik doon sa loob. Sakali man na mag-high tide at pumunta ulit yung tubig dito sa kalsada, ay nakahanda naman daw itong barangay sakali mang may kailangan mga iligtas na residente. Live mula rito sa Balagtas, Bulacan, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.